People and welcome back on another video. So here we go again, nasa South Korea pa rin kami. And breakfast na ngayon, kakain na kami rito sa hotel na pinagstayan namin sa may ABC Yongsan Hotel. So ayan, nasa elevator na kami. Let's go! Ng food. Ayan, naghanap na kami ng pwesto namin. So, malaki yung area dito and noong maaga kami naapasok, maaga kami naapunta kasi wala pa yung iba. So, anyway, pwede kami magstay. Ayan, so kabilaan yan. And ang maganda rito, meron siyang parang pool sa gitna pero hindi ka pwede mag-swimming. So, naita ko na nagpa-party-party dyan at night. So, parang ano yata yan, pool party kapag gabi. So, hindi ko rin alam. Tapos may banda sa gitna. Yan, sobrang ganda talaga rito sa area na to. Ang lakas na asisyal. Bongga, meron pang arcade. Diba? Pwede ka maglaro dito. Nandun tayo, mas maganda. Mas maganda yung view doon. Mas maganda yung view doon. Okay, so this time, we went to Yusana office dito sa South Korea and first time ko makapunta ng Yusana office dito. Sobrang ganda. Pinagmamalaki talaga ito ng mga South Koreans. And in fairness, talaga namang mapapawaw ka talaga. Ang daming mga high technologies and sobrang organized din dito. Although, one floor lang siya, unlike sa Philippines na dalawang floor ang office ng Yusana, dito isang floor lang siya na mahaba at malaki. So ayan si mama, ganap na ganap. And syempre ako din, gaganap din. Check muna tayo ng account natin. Baka may pumasok na dollars o kaya may mga pa-orders o diba? So business time anyway and everywhere. So ayun ang maganda rito sa negosyo natin. Online lang siya. Pero pwede ka kumita ng dollars. Kasama ko yung mga business partners ko dyan na mga nag-qualify sa travel incentives dito sa South Korea. And right now, tinutur kami ni Ma'am Joyce kung ano yung mga makikita namin sa paligid. So, dito naman pinapakita niya yung training area o kaya big room kung tawagin. Kung saan dito sila nagbibigay ng major events. Diba, sobrang ganda. Ang daming screen, daming monitor. Talagang lakas maka-studio type. We're done. So ayan, nasa labas na kami and grabe, sobrang ganda ng office ng Yusana dito sa South Korea. Talaga naman babalik-balikan. Ako gusto kong bumalik doon kasi gusto kong tumambay. Hindi pa ako naatambay ng matagal doon. Normal picture lang. Pero pangatlo na to sa office na napuntahan ko na Yusana. So ang goal is mapuntahan yung mga iba't ibang mga Yusana office all over the world. Yes naman. May pinunta kami mall, so shopping time na naman, tapos kakain na rin kami.
So, meron kami pinuntahan dito. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, pero para sa Divisoria, bilihan siya ng mga pasalubong, bilihan siya ng mga pagkain, mga damit at kung ano-ano pa na mga murang presyo. So, ayan, nagsimula na kami maglakbay. Bumili kami ng mga freebies para sa mga users, mga resellers, and of course, sa mga katrabaho ko na din and mga relatives. So, ayan, namimili kami ng mga kitchen, bumili rin kami ng mga pamaytay, damit. So, ayan, nagtingin-tingin pa kami, pero sobrang limited lang ang time namin dito kasi kailangan namin makabalik kagad sa meeting place namin and kailangan pa namin kumain. So, ayan, nag-isip kami na mga pwedeng kainan dito, na mga turo-turo. Nandito po kami sa market ng Korea. Finally, nakahanap kami ng coffee shop na pwede namin pagtambayan. Oh, kung bumili pala kayo ng ganyan. Ang cake. At some point, busog na rin kami dyan kasi nabusog kami sa mga freebies, mga free taste dun sa labas para pasalubong namin. Another destination na naman ito. And guess what? Kung saan kami pupunta. Kakain na naman kami dyan. Ayan, sabi ko ay Mama Kawaisa. So, pupunta kami sa... Secret! Hulaan nyo! Another time, bro. Kanya-kanya kuha kami ng mga food namin, kung anong trip namin kainin, basta no leftover din. So, dito sa some group na to, meron na siyang barbecue, meron na siyang chicken, at meron na siyang pork and beef. Hi guys, so last time, diba, kumain tayo sa some group na meron chicken yung ano nila, yung nilalagay, yung niluluto. So, this time, meron na tayong pork and beef. Ayan. So, ito na ka! So, ano talaga dito, some group talaga dito sa Korea. So, talagang mahilig talaga sila sa ganito yung mga luto-luto. And, ito lang talaga, when it comes to Korea, no, mahilig sila sa maanghang. Kasi nga, katulad na sila sa atin ko lagi, malamig dito. Okay, so kailangan nila ng init sa katawan. Parang iba yung init sa katawan. Kailangan nila something na para kumbaga pagpawisan ba. So, yeah. And dito, ano sa unlimited naman. Okay, so, depende sa restaurant. Meron mga fast food, meron mga restaurant na hindi unlimited. Pero dito, unlimited. Pero dito, hindi to serve sa'yo yung mga food, kundi ikaw yung kukuha. Okay, so, bawal ang tamad. Ikaw ang kukuha ng food, ng mga toppings na gusto mo, ng kanin, etc. etc. So, tikman natin mamaya kung ano yung food, anong lasa. So, binigyan namin kayo ng feedback
Pero one thing is for sure, ang napansin ko lang din, kung ano yung lasa na kinakain natin sa Pinas, no, sa Pilipinas, same lang din dito sa Korea. Just that, maanghang lang. Medyo maanghang lang dito. Kasi given na, na malamig yung climate dito sa Korea. So, ayun lang. Nagutom ka na naman ba? Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe!